rostong bilang Bibi Gandang Hari. Nagpapatawad, Ginger Conero. Matagal nang ibinaon ni Bibi Gandang Hari si Rostom Padilla, pero tila marami pa rin ang hindi feel ang pagbabagong anyo at bihis ni Bibi. Kasama na si stand-up comedian Vice Ganda. Super love ko yung Rostom, no? Yung buhay na Rostom bago. Kasi ang creepy. Sino bang pumatay kay Rostom? Hindi siya proud na bading siya. Hindi siya bading. Hindi niya naman kiniklaim na bading. Si Rostom nagbakla. Pero hindi naksis daw siya si Rostom eh. Siya si Bibi na babae. Prangkahan din ang komento ni Vice sa kilos at ayos ni Bibi. Nag-modeling school sa New York yata. Parang, bakit magmamodela? Ngayon siya magmamodela eh. Nasa 40s. Di ba parang medyo may edad na, hindi naman pangit si Bibi, no? Although may kabaduyan, feeling ko mahal yung mga ano yung mga sinuot na mismatch lang. Mas maganda siguro kung Poging Hari o Gandang Reyna. Hindi rin sang-ayon ang beauty expert sa paglantad ng dating Rostom sa ayos ng babae. Ang pagbababae ng isang bading ay dapat sa sarili lamang niya. Ayoko na ang bawat bading dito sa Pilipinas ay parang gawing parang matching sa hawla na pinaglalaruan at pinagtatawanan. Payo pa niya kay Bibi, you don't put so much makeup. Nauna nang sinabi ni Bibi na umaasa siyang sa tamang panahon, rerespetuhin at matatanggap siya sa kanyang bagong anyo. Pero kwento ni Vice, ngayon pa lang kampulan na ng tukso si Bibi. Kahit ako nga rin naloloko, Bibi, Bibi, parang naloloko. Bibi, kabayo na nga, Bibi pa. Para mas maganda. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. If you are in my case, what will you do? Ano mararamdaman mo? Diba? Because those are the bashes na tinanggap ko na hindi ako nagsalita ever. Pero yan yung mga bash na mga plastikada mga tao, diba? Yung parang, look who's talking. Tignan mo kung sino ang may napakakapal na makeup, diba? Yung, I'm not picking a fight. But it's just that it's time to speak. Pero yan yung mga sinasabi ko noon na tinatanggap ng isang individual na kagaya ko who happens to be transgender. And sadly and unfortunately, it is coming from the LGBTQ community. Diba? The nerve. The nerve from the LGBTQ community. Eh, ayaw mong tanggapin ang pagkababae. Questionin mo. Eh, wala pala talaga. Walang sense. Walang sense. Maswerte ka, sumikat ka, dahil bobita ka. Ang pagbababae daw, sinasarili lang. The hell? Ano, ibig ko sabihin na ang pagiging babae, sinasarili, ano? Parang ikaw, pagdating mo sa kwarto, nakabra ka, ganon? Hipokrita. Sa kanila, hindi pa ako tapos. Nag-uumpisa pa lang ako, sa totoo lang. Sino kaya mukhang unggoy sa amin dalawa? Excuse me sa word, di ko sinasabi mukha kang unggoy. Sa'yo nang galing yan. Pero tumingin ka sa salamin at tignan mo ngayon kung sino ang mukhang unggoy sa ating dalawa. At yung isa, love daw niya si Rostom. Saka pa nabaki? Nagsasalita ako ngayon kasi di pwede naman manahimik. Eh, tignan nyo naman. Nagpa-interview pa sa TV Patrol para i-bash lang ako. Kachipan! Para sumikat. Eh, fair, sumikat naman siya. Isang malaking banga, oh. Imagine yung Pilipinas, ganun na bumaba ang integridad ng pag-artista sa Pilipinas. Bangaw talaga yung sumikat. Ngayon, okay, pakitanggal na rin ang wig. Then, bago magsalita ng ganyan, huwag masyado. Kasi, ganun ba?
Dami mo. Badoy talaga? Badoy? Para i-comment mo na mag-mold model 40, how dare you? I hope marinig to ng mga racist at makita ang pagiging racist mo, bruha ka. Kasi, bakit walang karapatang mag-model ang 40? O ikaw, 40 anyos ka na ngayon, I think. Tama na rin yung pa-makeup-makeup ng ganyang kabiga. Medyo masyonda na rin para dyan. Ngayon, tumatanda ka rin. Tignan natin, takot kainin mo sana lahat ng si dati po. Pupunta ako tayo dyan. So, so 45, he's 45. Ay, 52 ko. Tinawag niya akong matanda. Diba? Tinawag niya akong matanda. Aba, eh, para sa akin, any ganda term cannot be I. Binibini gandang hari. Therefore, just BB Nation, but really, yung any ganda, yung term na ganda, shouldn't be related to him. Kasi walang maganda sa kanya, honestly. Hindi ako namumutya, but really, base sa mga napapanood ko at sa nakikita ko, minus the wig, baka may maganda sa kanya yung wig. Honestly, maganda naman yung wig. Walang maganda. So, hindi siya si Vice Ganda. From now on, BB Nation, we shall call this person Vice Tanda. Siya si Vice Tanda. Okay?